know what? Most of us, gusto kagad natin ng sabakan kagad eh. Alam niyo po, tawag dito, alam naman natin mga kapatid na si Manny Pacquiao, hindi ko po in-endorse si Manny Pacquiao, ha? Okay? Siya po ay isang boksingero. Okay? Na kung saan hindi lang siya basta-basta biglang naging champion. Dumaan muna siya sa proseso. Na kung saan he disciplined himself and makikita na lang natin ang bisdang ng highlights ng mga laban niya, pero doon sa mga highlights na yun, mga kapatid, ang tagal ng preparation. Yun yung weight. Yun yung preparation, mga kapatid. Ang gusto ka agad kasi natin, sabakan ka agad. Bugbugan ka agad. Diba? Pero mga kapatid, hindi natin binibigyan ng importansya yung word na weight. Kung paano tayo piniprepare ng Lord doon sa totoong gera. Meron pong kaibigan, grabe po siya, nag-jumping rope. Nagulat ako nung sinabi niya po na siya po ay nakaka-1,000 na jumping rope. Sabi ko, wow naman, grabe yan ah. Alam niyo po, sabi ko, pero nga ng jumping rope mo? Sabi ko, try ko nga rin maka 1,000. Hindi, nabibiro. Tapos nagkaganyan pa lang, nakasampu pa lang. Buong lakas ko na gustong gawin kaagad yun. Pero pagkatapos dun, hingal na hingal ako. Pero hindi man lang ako nakalagpas ng 10. Di ba? Pero in your mind, kaya mo to, ganito, ganito. Kaya mo, pero wait lang. Ano yung realidad? Di ba? Minsan gusto natin ng madalian. Pero mga kapatid, mahalaga yung wait sa Panginoon. Dahil doon sa waiting na yon, doon magkakasubukan kung sino ang talagang tatagal sa gera. Mga kapatid, madali lang magpasabog sa Panginoon sa totoo lang. Madali lang na gamitin ka ng Panginoon mightily overnight. Pero mga kapatid, hallelujah, ang tanong, tatagal ka ba? Tatagal ka ba? You know what? Itong bagay na ito, ito yung bagay na dapat nating bigyan ng focus. At ito yung nakakalungkot isipin, ano? Ito yung isa sa pinaka-neglected pagdating sa gawain. Bibigyan ko kayo ng example. Pag mga concert, di ba, mga health song, mga ganyan, di ba, mga talaga, yung mga malayong Pilipino, mga gano'n, na, ayun, mga concert, no, talagang, wow, talaga, ano yan, atento, talagang, wow, I feel the presence of God, hallelujah, talagang, mag-spend pa yan ng pera para lang, mag-join sa praise and worship, talagang, dadayuhin pa yan. Pag mga worship night, talagang hallelujah, talagang talunong-talun. Oh, yeah. Pero pagdating ng prayer meeting, nawawala. Hindi maramdaman. At anong laging dahilan? Huwag kayong mag-alala. Kasama nyo ang aking espiritu. Tignan mo, nagiging multo. Diba? Pag prayer meeting, nagiging multa. Pero mga kapatid, listen to this very carefully, mga kapatid. Yung waiting dito na gustong ipahayag ng Panginoon, it is more on prayer. Sapagkat alam ng Diyos yung importansya ng prayer. Tingnan nyo si Jesus after niya na mag-minister, he will go to the quiet place. Pumupunta siya sa mountain. Yun kaagad. Automatic yun. After niya mag-minister, pray ka agad siya. Before siya mag-minister, pray ka agad siya. Mga kapatid, alam ng Panginoon na ito ay importante sa ating buhay. And ano yung naidudulot nito pagdating sa pagsabog, pagdating sa ebanghelyo? And I hope and I pray makita natin yung beauty ng prayer sa ating paglilingkod. Hindi lang basta sabak ng sabak yan, kapatid. Hindi lang yan pagandahan ng salita. Hindi lang yan pagwapuhan. Hindi lang yan pagandahan ng presentation. Mga kapatid, dapat ang pundasyon mo dyan, panalangin. At ito yung matututunan natin ngayon. Amen? Are you ready for this? Now, tingnan niyo po, sa totoo lang, tingnan niyo ang bagay na ito, no. Dapat nating maunawaan
Kaya gusto ng Diyos na tayo ay manatili. Prayer, no? Kasi prayer awakens our humility. Gusto niyang buhayin o gisingin yung pagiging mapagpakumbaba natin. Hindi kaya ganun kadaling manalangin. Sa totoo lang, no? I mean, for a lot of people, listen to this, ha? Akala nila yung prayer is just a waste of time. Sa totoo lang, if we will be honest enough, akala natin, sayang oras dyan, ang dami ko dapat gawin, bakit ako mananalangin? Di ba? Tingnan nyo, pagkagising pa lang sa umaga, ano yung una mong naiisip? Di ba trabaho kagad? Di ba yung mga gagawin mo kagad, pero hindi mo unang naisip na mag-spend ng oras para sa kanya? Bakit? Kasi ang tingin natin, yung buhay natin, cargo natin. Yung tingin natin, yung buhay natin, kaya natin dalhin. Pero ang totoo niyan, kung wala ang Diyos sa buhay natin, I tell you, mapapagod tayo. Kaya maraming tao, pagod na pagod sa buhay kasi hindi, kasi sila ang nagdadala sa buhay nila, hindi ang Diyos. Kaya tingnan nyo to, ha? Itong bagay na ito, it awakens our humility. Sa totoo lang, doon sa ascension ni Jesus Christ, most of the scholars agree na 500 witnesses, more than 500 actually, kasi sa mga historian, ang binibilang lang mga lalaki. Pero more than 500, pero conservatively, mga kapatid, 500 witnesses ng ascension. Yung sinabi ni Jesus, but wait when the Holy Spirit comes upon you, and you will receive power, and you will be my witnesses. Ito yung bagay na sinabi ni Jesus. Imagine that kung meron mang mahalagang bagay na sasabihin si Jesus, syempre yung mga huling salita niya na, kasi paakyat na siya, may huling ngabilin. And then yung mga tao, yung mga disciple, yung mga tagasunod ni Kristo, tutok na tutok, 500 people. Pero tingnan nyo nangyari. In Acts, anong record? 120 people lamang yung mga nandoon sa upper room. 120 people. Within that 10 days, mga kapatid, they are praying, keep praying, and keep praying. Day 1, okay, lahat on fire, hallelujah, sige, pray tayo. Day 2, oh, sige, kakayanin pa. Day 3, unti-unti na. Nauna na yung 5. Day 4, may umalis ng 10. Day 5, may umalis ng 50. Day 6, hanggang sa 100. 200. At anong natira? Ilan ang natira? 120. Bakit? Wala eh. Hirap silang magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Na kung saan, mas mahalaga ang buhay kaysa sa utos ng Diyos. Ano yung nangyari? Sino nakaranas ng kapuspusan ng Banal na Espiritu? Yung 120 na tao. Bakit? Kasi maliwanag ang salita ng Diyos. Ibinibigay ng Diyos ang kanyang biyaya, ang kanyang pabor doon sa mga taong mapagpakumbaba. Sa totoo lang, ang mga nakakaranas lamang ng kapangyarihan at pabor ng Diyos, yung mga taong kayang magpakumbaba. Imagine that, yung isang bagay na yan, yung pagpapakumbaba na yan, sa totoo lang, yung iniwawaksi mo o inaalis mo yung mga bagay na gusto mo, sa totoo lang, ha, denying yourself na para lang sundin yung kalooban ni Kristo. And then, as we all know the story, hallelujah, this 120 people turn the world upside down. That's why, mga kapatid, huwag nating maliitin ang prayer. Binabasag tayo niyan. The more we pray, binabasag niya yung ating kayabangan sa buhay. Sa totoo lang, na makikita natin na ang buhay natin, hindi natin kaya kung wala siya. Sa totoo lang. That's why we need to really soak in prayer in order for us to awaken our humility. The more we pray, the more natin mararanasan yung yung pagkilos ng Diyos. At the more natin mararanasan kung paano tayo binababa ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Alam niyo po, kadalasan po sa mga kilala ko na mga prayerful, napaka-humble po. Sa totoo lang, napaka-mapagpakumbaba. Kung sino yung mga taong mapanalangin, sila yung mga taong, grabe, ang sarap kausap, napakagaan ng Espiritu. Bakit? Kasi humble eh.
Humble mga kapatid. Why? Kasi they acknowledge that it is not about them. It is all about God. That we are living by God's grace alone. That's why mga kapatid, it's prayer awakens our humility. And second, ito, balikan ko muna prayer para mawala ako. Si Peter, tingnan nyo ha. Dati, yabang yan eh. Over my dead body. No, ganun mga tipo. Tapos anong nangyari? Nung si Peter nung nawala si Jesus. Ay, nung kinuha si Jesus, di ba? Sarili niyang, tinabasa niya yung isang, soldier. Oh. Di ba? War prey. Pero mga kapatid, in the end, binasag siya ng Panginoon. Prayer eh. Patutong manalangin. It humbles him. And Peter was used by God when he stood up and preached the gospel. Imagine that, 3,000 were saved. And the Lord used Peter. Ganyan, prayer. Prayer, mga kapatid. Number two, prayer awakens our faith. Prayer awakens our faith. Makikita natin dito in this scenario, mga kapatid, na kung saan, ang hirap kaya, na parang okay, we are just relying on what the Lord is saying. Na, okay, wait when the Holy Spirit comes upon you and you will receive power. And, okay, sabi mo, keep praying, keep believing. Pero, alam nyo sa totoo lang, kapag in that 10 days, I'm just imagining, no, in that 10 days, nakaka-torture yun. Yung nagpipray ka, pero wala pang sagot. Pag-isipan nyo. Ang hirap nun! Pray ka, Lord. Sino ito yung napagod na? Parang wala kang nakikita pagkilos ng Panginoon. Alam niyo po, mahirap yan. Sa totoo lang. Pero mga kapatid, hindi yan, if we are driven by our emotion, hihinto talaga tayo. But if we are driven by faith, hallelujah, dahil sinabi ni Jesus, believe ka sa sinabi ni Jesus, naniniwala ka sa sinabi ni Jesus, nirespeto mo ang sinabi ni Jesus, at kinikilala mo yung huling abilin ni Jesus, I tell you, kahit wala kang nararanasan, kahit wala kang na-feel na bagay, mga kapatid, you will stay and nagiging faithful ka doon sa panawagan ng Panginoon. Sa totoo lang, bakit mga kapatid? Kasi kinikilala mo siya eh. That's why prayer awakens our faith. Most of the time when we pray, mga kapatid, hindi natin nararanasan. Gusto lagi kasi na natin immediate action eh. Na dapat nandiyan na kagad, nag-pray ka lang, ang ikli na nga ng prayer mo, gusto kagad, tinutugon ka agad. Sa totoo lang, you need, bakit ganun? Pastor, alam naman ng Lord eh, yung ano ko, hindi, it's not about doon sa pagtugon ng Diyos. Definitely, tutugon ng Diyos. Nanalangin ka eh. Tumawag ka, pero ano ba yung binabago sa'yo? Ano ba yung hinuhubog sa'yo? Ano ba yung pinapatatag sa'yo? Kung bigay na lang ng bigay ang Panginoon, I tell you, ang babaw ng pananampalataya mo, kapatid. The more nga ikaw ay lumalalim sa pananampalataya, kahit matagal ang pag-response niya, pero patuloy ka pa rin nananampalataya. Yan ang totoong paglago. Hindi yan yung pahabaan lang ng, pahabaan lang ng pananampalataya. Ikaw ay mananampalataya ng ganyan, pero mainipin ka. And that's why faith, prayer awakens our faith, mga kapatid. Na kahit na hindi natin nakikita, nararanasan, pero patuloy pa rin tayo nananalangin. Ano yung pinapanalangin mo ngayon? Maybe yung pamilya mo, pray ka ng pray, pero walang nangyayari. Don't stop. Keep believing. Alam mo, pangako ng Diyos yan. Niligtas ka ng Panginoon. Angkinin mo yung pangako niya, sabi mo sa salita mo, Lord, kapag ako ay naligtas, ako at ang aking sambahayan ay maliligtas din. Bakit? Sapagkat ikaw ang gagamitin. Sino mag-aayag ng mabuting balita sa kanila? Sino yung mananalangin para sa kanila? Di ba ikaw rin? That's why, kung pastor walang nagbabago, ano naman? Hindi, wag mong ilagay sa oras mo. Ilagay mo sa oras ng Diyos. Keep believing. Mga kapatid, may mga pagtugon ng Panginoon na hindi natin gusto. Pero I tell you, kumikilos ang Diyos. Keep believing. In that 10 days, mga kapatid, yung 120 lamang ang nanatiling nananampalataya. Yung the rest,
ng mga nakasaksi ng pag-akyat ng ating Panginoon, nakaranas ng pagtanggap ng kanyang utos, I tell you, wala. Nandun lang sila, wow, na-excite ako, first day, ganun, yes, isa ako sa mga nakareceive ng utos. Pero wala. Hindi na natili. Hindi yan, it is not about kung paano ka nagsimula. It is all about kung paano mo yan tatapusin. Mga kapatid, keep believing. Keep your faith na buhay. Yan yung pinapatatag ng panalangin. Yung ating pananampalataya. And then tingnan nyo nangyari. Hallelujah. Nakita natin dito kung paano kumilos ang banal na espiritu doon sa mga taong nananampalataya. And the third thing that we need to see dito sa prayer natin, prayer awakens our passion. Yung passion natin. Alam mo yun, mga kapatid, yung naghihintay ka, kaya naniniwala talaga ako sa pagliligaw ng matagal eh. Di ba? Yung pinaghirapan. Di ba, may tinanong nga ako kanina, yung isa kong kaibigan na ano, lagi ko na lang, di ko na i-reveal sa inyo. Nasabi ko, paano ka kaya niligawan nun? Di ba? Di naman marunong maligaw yun, di ba? Pero sabi nga, hindi, matagal niya rin akong dinate. Diba? Mga paano, pahaging-haging, mga style bulok, no? Pero yung word na matagal, di ba? At least, yung matagal na yun, iti-treasure mo talaga yun. Pinaghirapan eh. Amen? Na kung saan, mga kapatid, the more na ikaw ay naghihintay, it awakens your passion. Imagine matagal mo nang hinihintay. Kaya mga kapatid, nung dumating, mag-e-explode ka talaga eh. Tama. Kaya itong mga, kung ikaw, diba, matagal ka naghihintay na ako, nung ikaw, nung na-receive mo na yung sagot, grabe yan, talon ka ng talon. Yes, yes! Ipagbabalita mo yan, hallelujah! Sinagot na rin ako. Imagine that, 20 years na ako naliligaw dyan. Diba? May saklay na nga eh. May tungkod pala, diba? Pero ang punto lang dito is this. Pero ang punto pa rin dito, yung paghihintay, hindi nawalan ng kabuluhan, ng kabuluhan. And then you know what, mga kapatid, itong mga disipulo na ito, naghintay. 10 days. Prayer. That's why, mga kapatid, it increase their passion. Hallelujah. That's why, grabe, prepare na sila. That's why, mga kapatid, listen to this very carefully. When the Holy Spirit fill them. Every one of them are what? Explode. Like explode. Passionate. At hindi lang yung, ito listen ha, hindi lang yung pagkakataong iyon. Hindi lang yung time na sila ay nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Yung word na power doon, it is dynamis, power, dynamite, na kung saan, grabe, nararamdaman. Actually, yung description doon, in other translation, doon sa Acts chapter 2, it's, most of this description, it's a tongue of fire, pero yung other translation, it is a wildfire, na kung saan, grabe yung pagkalat. Grabe yung pagkalat. And I believe, listen ha, itong 3,000 na ito, hindi lang sila na-save because of the preaching of Peter. Na si Peter lang ang nagsalita. Because as we all know, itong sa day of Pentecost, it is a feast na kung saan maraming mga tao, mga taga-ibang lugar ang pumupunta doon. And then, hindi natin alam, baka may Chinese doon. Actually, merong mga Griego. Di ba? I mean, iba-ibang mga, kaya nga sabi, bakit ganito? Bakit kaya nilang salitain? Naiintindihan? Glossolalia? Na kung saan naiintindihan yung kanilang, yung pagsasalita nila, sila ay mga Hudyo, pero nakakapagsalita sila ng iba't ibang lingwahe. Kaya, hindi tayo magtataka eh. Pagka doon, yung dumadalaw na lang si Pablo sa iba't ibang simbahan, meron ng church.
Meron ng mga nag-pioneer. Naniniwala ako, mga kapatid, when the Holy Spirit filled them, hindi lang si Peter ang nag-preach. All of the 120 nag-i-interpret doon sa iba't ibang lingwahe at naintindihan nila ang salita ng Diyos, and 3,000 were saved in Jesus' name because they were filled with the Holy Spirit, because they prayed, and this 120 turned the world upside down. Mga kapatid, it awakens our passion. Huwag mong maliitin yung prayer. Yung doon, habang nagpipray ka, mas lalo kang nanggigigil. Na pag dumating yung panahon na sinabi na ng Panginoon, go! This is the time! Hallelujah! Yung pagsigaw mo, yung paghahayag mo, yung pagkilos mo, I tell you, hindi mawawalan ng kabuluhan, sapagkat ang banal na Espiritu kasama mo. Hallelujah! Hallelujah! Mga kapatid, that's why it, at the last, it really awakens our boldness. Our boldness to share the gospel, na kahit kamatayan, hindi tayo mapipigilan. I'm so amazed of one of my brother. He's going to a place na kung saan pinapatay ang mga Kristiyano. We've been to India. The same. Para, sa totoo lang, as I realize, buti na lang tinuruan kami ng Diyos na manalangin ng totoo. Sa totoo lang. Sa totoo lang, nung bago kami pumunta ng India, takot na takot ako, mga kapatid. It's not that easy. Our leader, used by God's word, no, let's pray. Go to prayer mountain, prayer and fasting, pray and pray and pray and pray, kneel down, and Lord, please, tulungan mo po ako. Hindi ko kaya mag-isa doon, hindi ko kaya pumunta kung ako sa akin lamang, pero it awakens our boldness. Prayer awakens our boldness. This is what happened to the people of God. Sa mga disciple, as we all know, even though they face yung mga kamatayan, hindi sila huminto. Hindi sila huminto. Narinig na nila, mga kapatid, si James pinugutan ng ulo. Isusunod na dapat si Pedro. And mga kapatid, hindi sila nawala ng pananampalataya. Why? Anong ginawa ng church? They prayed. They prayed and they saw the miracle. Si Peter nakabalik. And you know what? Mas lalong pinatapang ang simbahan. Bakit? Kasi yung mga tao tumatawag sa Diyos, hindi sa tao. Ulitin ko, tumatapang ang Kristiyano dahil hindi tumatawag ang mga Kristiyano sa tao kundi sa Diyos. Hindi yan palakasan ng bakit kung sino, kilala ko to, kilala ko yan, kaya huwag kayo mag-alala, naku, kilala ko yan. Hindi yan. Ang tanong, kilala mo ba ang Diyos? Lapit tayo sa Diyos. Lapit tayo sa Diyos. Let's really pray. Let's really pray. It's, yes, maganda yung mga strategy. Maganda yung mga bagay na dapat natin mas magiging effective. Pero wait lang. Maganda rin, may mga kakilala rin tayo. Pero wait lang. Bago ka pumunta doon sa kakilala mo, o kung sinong tingin mo na malakas, lumapit ka muna sa pinakamalakas, walang iba kundi si ang Diyos. At sabihin natin, Lord, hallelujah, use me. Send me. And you know what? It will increase our boldness na kahit sino pa ang kaharap mo, you are not afraid to share the gospel. And you know what, mga kapatid? Doon sa mga tao na mga nanalangin, hindi lang huminto doon. Praise the Lord! Alam niyo kung bakit? Kasi in Acts chapter 13, verse 49, in the message of Evangelism, and this message of salvation is spread like wildfire all through the region. It's spread like wildfire. Anong wildfire? Mga kapatid, ito yung apoy na hindi mapigilan,
Ngayon, ito nang hayayari sa Australia, sa Amerika, di mapigilan. Kahit anong pagbomba, wala. So, sobra, talagang patuloy pa rin. Ang daming sinalanta. Pero mga kapatid, yung wildfire of the Holy Spirit, hindi yung nananalanta. Nagbubuhay yon kapatid. Kapag ikaw, puspos ng banal na Espiritu, kapag ikaw, ay kasama mo ang banal na Espiritu na kung saan nagbibigay ng kapangyarihan sa'yo, yung pagsabog mo, hindi lang mararamdaman dito sa lugar mo, kundi sa lahat ng pupuntahan mo. You will spread like a wildfire and not just only you. Ang daming mga tao ang gagamitin through you. Gagamitin ka ng Panginoon to spread more wildfire. Hallelujah. And that is my prayer. Jesus is coming soon, mga kapatid. And my prayer is this. My prayer is we will be like the early church who were filled with the Holy Spirit, who are humble, who are filled ng pananampalataya, yung grabe yung passion, yung buong-buo yung boldness. Because niluhod natin eh. We learn to pray. Gigisingin ka ng prayer, kapatid. Gigisingin ka ng prayer. Kamusta? Kamusta prayer life mo? Kamusta prayer life ng simbahan ninyo? Mga kapatid, simulan nating iluhod to. Maraming simbahan ngayon natutulog. The more natutulog ang simbahan, maraming tao ang napupunta sa impyerno. Maraming tao ang napapahama. Let's really activate our prayer and let prayer awakens you, awakens your church, and hallelujah, hallelujah. Kapag dumating yung great revival, isa tayo sa gagamitin ng Panginoon. The Lord, you're going to use us. Explosion, explosive. Malakas, nararamdaman. Mga kapatid, hayaan natin ang banal na Espiritu, ang siyang patuloy na pumuspos sa ating buhay, at gamitin tayo para sa kanyang kapurihan at kanyang kaharian. I believe you are, abang nandyan ka ngayon, if you really, we cannot whip the Holy Spirit in the box. Alam niyo po, I'm so used of doing altar call and asking people to surrender their life and ask the Lord for the mighty hand para kumilos. Don't worry. Kahit nandiyan ka sa lugar mo ngayon, sa inuupuan mo ngayon, kaya mong maranasan ang pagkilos ng banal na Espiritu. If you are really willing and open na sinasabi, Lord, gamitin mo po ako. I'm just like Peter, an ordinary man. Pero grabe mong ginamit. Hindi dahil sa magaling si Peter, dahil magaling ang Diyos na pumuspos sa kanya. And if you are that person, mga kapatid, can you just pray? I will just pray for you right now. And may you receive the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. And after this, I hope and may pray the Lord will steer up our passion, our faith, our boldness to share the gospel. Lord, in the name of Jesus, I pray, oh God, Holy Spirit, may you touch your people right now. Lord, you know, Panginoon, kilala mo yung mga totoong naghahanap sa iyo. Kilala mo yung mga totoong nagdi-desire na magpagamit sa iyo. Lord, in the name of Jesus, I pray in the name of Jesus. Buksan mo, palakasin mo ang kanilang pananampalataya right now. And continue to fill them with your Holy Spirit in Jesus' name. And Lord, like the apostles,
like the disciples, the early church. Hallelujah. We will be like wildfire na hindi kayang pigilan sino man upang ipakalap ang mabuting balita para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. In the name of Jesus we pray. Amen.